Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat dyan guys. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa aking primer po, maraming salamat po sa inyong lahat dyan guys. Ayan, sa lahat po na nag-comment sa aking My Day, sa pinost ko po ang aking picture at nilagay ko po doon kung ano yung tanong nyo dahil sasagutin ko po. At ito na po ngayon ang aking isasagot sa inyo. Please watch. Yun guys, bago ko umpisahan ang pagbasa ng mga comment, ang mga nagtatanong sa akin, ayan, gusto ko lang po kayong i-invite din kung sino yung, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa akin, don't forget to comment below at i-vlog ko po yung mga katanungan nyo about me. Okay, yun guys, umpisahan na po natin ang mga tanong mula kay Randolph. Randolph, sabi ni Randolph, taga saan kayo at ilang taon na? Randolph, ako po ay taga Tubong, taga Davao, Davao Inyo, Duterte. Ayan, at ako po ay bata pa. Oh no! Ayan, nasagot ko rin po yung tanong ni Randolph. Ayan, nagpasa po ako sa kalendar yung edad ko. Ayan, 30 plus. Ayan, mula naman kay Jonathan Antioquia. Ayan, ang sabi niya, taken ka na ba? Actually, Jonathan, sad to say, ako po ay single mula noong 2018. Ayan, and yun, nasagot ko na. And mula naman kay Sami Chi. Ayan lang. Ito yung tanong ni Sami Chi. Anong klaseng kaibigan or kapatid si Sami Chi para sa'yo? Bakit at paano mo siya nakilala? Ayan, si Sami Chi, isa siyang kaibigan na napakabait at napaka-supportive na kaibigan. Ayan, napakalambing. At masarap siyang kasama guys dahil hindi lang siya magaling kumanta at hindi lang din siya maganda, kundi napaka-talented niyang bata na si Sami Chi. Magaling siyang kumanta at talagang maasahan mo rin siya sa lahat ng oras na kung kailangan mo ng suporta. So nakilala ko si Sami Chi sa isang live streaming ko ata. I'm not sure, or kay Vice President Clinton namin siya nakilala. Andoon siya sa baba, and then naalala ko, ang sabi niya kung pwede kumanta ng isa. Ayan, ako naman, mahilig ako sa music. Hindi ako nagdadalawang isip na paakyatin si Sami Chi. At mula nung araw na yon, si Sami Chi umakyat sa live streaming na yon. Talagang araw-araw ko talaga siyang kinukulit at mini-message na umakyat sa aking live streaming. Kasi gusto ko talaga siyang kumanta. At gusto ko marinig yung mga kinakanta niya. Katulad ng Dadalhin and That's What Friends Are. Ganun ba yun? No. Ng kanta na yun. Ayun. At yun nga. Napaka-lambing at napaka-mapagmahal na anak si Sami Chi. At yun. Tinuturi ko talaga siyang totoong kaibigan at napamahal na siya sa akin. Ayan, dahil tinatawag niya akong kuya. Yan, minsan katulyan. Ayan. Ayan, ngayon na-member na po siya ng Team Gorilla. Ayan, thank you Sami Chi. Thank you for the love and thank you for also for support me always. Sana hindi ka magbabago. At sa mami at daddy mo, ayan, tita Lo, at sa kay tito, maraming salamat po sa pagsuporta niyo po kay Sami Chi. Ayan, ibabalik po namin yung suporta niyo sa amin, sa kanya. Ayan po, maraming salamat po and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, ito naman ang tanong mula kay Norwell Perez Romero. Guwapo ka ba? Sa tingin ko, hindi. Pero ang sabi ng iba, gwapo daw ako. Yun.
ito naman ang tanong ni ano, mula sa Team Gorilla na si JM Castro. Sino ang pipiliin mo, Lods? Sabi ni JM Castro. Lods, hindi ko alam kung sino pipiliin ko kasi wala ka namang binigay. Wala naman akong choice. Wala ka naman sinabi kung sino pipiliin ko. Wala kang sinabi, ang sabi mo lang sino pipiliin mo, Lods. O, hindi ko alam kung sino pipiliin ko, pero isa lang pipiliin ko kundi kayong mga gorilla, mga kapamilya ko. Team Gorilla Family, maraming salamat po sa inyong suporta. Mula kay Zen Clinton Gold, Best Friend, and JM Castro, and Trans Dunairi, Arlen's Corner, Ayiboy, Idol Base, and Addict Matrens, Shwedipay, and Baby Sammy Chi, and also kay Balolong Official and Let's Kill Up. Ayan, and kay Brother Arch Vlog, ang aking coach at ang aking marketing manager. And sa aming mami, Mami Downs, ang pinaka-supportive naming mami. Ayan, mapagmahal, kahit matara yan, mapagmahal na mami at napaka-thoughtful po niyang mami dahil sa YT po. Ayan, at sa tita po namin na si Malerms, big love shout out po sa iyo, tita Malerms. Thank you po sa supporta niyo po sa amin lagi. Ayan, I love you po and advance Merry Christmas po sa inyo, Team Gorilla. Maraming salamat po. Ayan, mula naman kay Joker na Engineer or kay Angeline Salas or kilala bilang isang Joker na Engineer sa YT. Ito yung tanong niya. Gaano kahalaga sa iyo ang salita ng pangako? Actually, Joker na Engineer, ang salitang pangako ay napakahalaga para sa akin dahil kailangan mong tuparin. Pag ikaw ang nangako sa isang tao or sa isang kaibigan mo at sa mahal mo sa buhay, kailangan gawin mo. Huwag yung puro salita. Dapat meron ka rin gawa. Ayan. Tsaka, mahirap kasi yung mangako ka na hindi mo tinutupad dahil ibabalik din sa'yo yan. Halimbawa, pag may nangako sa'yo na ganito tapos hindi tinutupad, syempre nasasaktan ka rin. So, dapat, pag ikaw nangako ka, dapat tuparin mo, panindigan mo. Dapat meron kang isang salita or paninindigan. Ayan, napakahalaga yan, bawat isa sa atin yung pangako. Kaya, kapag kayo ay mangako na walang iwanan, huwag kayo mag-iwan. Huwag kayo mag-iwan kasi kawawa naman yung mga taong pinangakuan nyo. Diba? Tao lang din tayo at nasasaktan din. Dapat marunong tayong manindigan sa mga bawat salita na ating binibitawan or sa bawat salita na ating pinapangako sa ating kaibigan or sa ating mahal sa buhay. Yun lang. Pahalagahan ang bawat salita na binibitawan at huwag lang puro salita na kulang sa gawa. Yun lang. Pag sinabing walang iwanan, pangako, hindi kita iiwan, gawin mo yun mula dito sa iyong puso. Huwag yung puro ano ka lang, yung puro ka lang salita. Yan, gawin mo kung ano yung nararapat. Okay? Huwag kang mangako kung hindi mo kayang panindigan. Ayan, number one lang na pahalaga natin yung isang salita lang na pangako. Ayan, panindigan mo palagi. Yan lang. Ayan, Joker na Engineer. Napakahalaga yan yung pangako na yan, yung salitang pangako. Bakit? May nangako na ba sa'yo na napapako, Joker na Engineer? Joke lang. Ito naman mula kay Manilyn Kumaling or kilala bilang isang Miss Love Life TV sa YT World. Ayan, kailan mo ba ako? No. Mo akong kayakan? Kailan mo ba ako matutunang mahalin? Kailan mo ba ako matutunang mahalin? Sabi niya. Ayan, Manilyn Kumaling or Miss Love Life TV. Matutunan lang kitang mahalin kapag tayo ay nakikita o nagkakilala personal. Dahil mahirap po mahalin ang isang tao pag sa social media lang tayo nakikita. Ayun. Guys, kapag kayo ay nagmahal, mahirap po kasing magmahal pag sa social media lang kayo nagkakilala.
So much better na nag-meet kayo personal at nagkakilala kayo personal para makilala niyo yung bawat isa. Kasi pag sa social media, ako sa totoo lang sa social media, marami rin akong ano, nililigawan sa social media. Kaso ano, mahirap sa social media pag nasabing ano, magmahal ka ng dyan lang. So kailangan matutunan mo lang mahalin yung isang tao pag kayo ay nagkasama at nagkakilala. Ayun, kaysa ano, sa social media, hindi po, hindi ka po talaga matutunan ng mahalin kasi hanggang social media na lang. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Huwag pong kalimutan na mag-comment sa baba at iba-vlog ko po yan sa next vlog ko po, yung mga comment niyo po. Yun lang at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta and God bless you.